going to the airport now because we have to catch a flight around 7 o'clock in the morning. It's around 5 o'clock right now. Yes. You guys cannot see us though, but we will be at the airport very early, so we will be just waiting for our flight. And we are already checked in though. Well, we have online check-in. We landed it already, so I don't think we will have any problem. We won't have any problem anymore, right? That you don't know. Yeah. That's why we went. We are going to the airport very, very early. Okay. Bye. 5:30 na nung umaga, nakarating na kami sa Baroda Airport. Nakapag-check-in na rin kami online. Ayun, nakapasok na kami. Nilagay na namin yung mga luggages namin. Diba, Milan? Hi. Hi, Caro. Hi. What time is our flight? 7? 7 o'clock. So, maghihintay pa kami nito ng isang oras. Hindi namin alam kung anong gagawin. Kakain ba or magko-coffee or what. Pero balitaan na lang namin kayo. Bye, Milan. Bye. Ay, una ko muna pala itong i-upload kasi dun sa kasal namin. Kasi yung kasal namin, after 10 days pa namin makukuha. Kaya, ito na muna yung i-upload ko, diba? Busy. Hoy, Milan. Milan, anong tinitignan mo? What are you looking at? Ha? Jeans. Nothing. O, yun lang. Punta na kami sa Delhi. Balitaan ko kayo. Ito yung Baroda Airport. Barodra Airport. Wala pang ganong tao. Medyo maaga pa. Is this usually empty, Milan? This airport? Yes. This is very empty, no? Not usually empty. Not usually empty, pero walang katao-tao ngayon. Ayun lang. Sige na, mamaya na lang. Good morning. Hi, Milan. Hello. Hello. You're already sitting in the plane. Sa aeroplano na kami. Naghihintay na lang kami ng pag-alis ng aeroplano. Tapos, naghihintay na lang kami ng pag-alis ng... Wait lang, lagay ko muna yung seatbelt ko. This is our second flight together, no? First is in Thailand. And then India. And then this one. Delhi. Punta kami ngayon ng Delhi. Magpaparenew kami ng passport. Sasamahan niyo ako. Tinatawanan ako ng mga Northeast Indian dito. Akala siguro nila taga Northeast India ako. Lalo na yung mga singkit. Yung mga yan. Tumatawa siya kanina. Akala niya siguro taga Northeast India ako. Diba, Milan? Dito tayo from Northeast India. You are from Northeast India. I am? I don't think so. Ayun lang. Update namin kayo pagkarating namin ng Delhi. Bye-bye. Ayan. Sobrang daming tao. Ayan yung tumatawa sa akin kanina. Sobrang pack yung airplane. Tapos meron pang... There is another flight after this, no? Same Delhi. No? Yes. Sobrang pack yung aeroplano. Boarding complete na. Nakarating na kami. Ito yung sinakyan namin. We just landed. What? What is it? What is it saying? What's he saying? We just landed. It's very cold. It's not even Celsius. So we need another jacket. Oh my god, it is very cold for me. Hi, Milan. Ito yung sinakyan namin. Indigo. Hindi ko alam kung naririnig nyo kami, pero nakarating na kami sa Delhi. Lamig! Aray. Bye. Nandito na kami sa Delhi Airport. Ayan si Milan. Hawak-hawak na niya yung mga luggage namin. Ang gagawin namin ngayon is magka-cab kami.
So, or magka-cab kami para direkta na lang. Meru. Location at counter near the exit. Magka-counter, ano ba yan? Magka-cab na lang kami para hindi na kami maligaw dito sa Delhi. Tapos mag-book kami ng hotel after namin sa embassy. Tapos bukas, alis pala kami. Hindi pala ngayon, bukas pa. Dito kami sa Meru, nakita namin na lumig-lumig. 12 degrees. Meru. Magka-cab kami. Nag-iisipan kasi namin kung magbe-metro kami or magka-cab. Pero magka-cab na lang kami para hindi na hassle. Nakasakay na kami ngayon sa cab. Punta kami ng Chanakapuri. Yun yung in Delhi. Indian Embassy. Hindi ko alam kung magkano. Sabihin ko na lang sa inyo mamaya. Nandito ngayon ako sa Philippine Embassy. Ang kinuha lang sa akin is yung passport ko, demand draft na 4,740. Sinek yung RT-PCR test ko na negative. Tapos, kumuha sila ng postage stamp kung gusto mong ipa-deliver sa bahay niyo kung saan ka nag-stay dito sa India. Tapos kumuha sila ng one photocopy ng passport ko. Tapos magdala na rin kayo ng sobre. Yung magdala na rin kayo ng sobre. Kasi ipapadala nila yung passport niyo, di ba? Ito yung Embassy ng Pilipinas, the Embassy of the Philippines Consular Section. Dito kayo magpapa-renew ng password. Tsaka dito sila, dito pupunta yung mga jowa nyo kung gusto nila ng visa papuntang Pilipinas. Ayun, dito kayo mag-inquire sa Embassy of the Philippines. Tapos na. Bibigay nila yung passport ko after 1 month. Ida-deliver nila sa bahay namin mismo. Basta kailangan nyo magdala ng postal stamp, ha? At saka na sobre. Kasi kung wala kayong dala nun, kailangan nyo pa magbayad ng cash. Hindi ko alam kung cash ba, separate. Pag ipapadala nyo sa kanila. Sa bahay nyo. Tapos kailangan nyo pala ng form. Additional requirement is yung form. Printable naman yon. Tapos i-ano nyo na lang. I-fill up nyo na lang. Ayun, madali lang yung process. Hihingin lang nila yung mga requirements. Pipicturan ka. Tapos, pwede na. Larga ka na. Di ko alam kung kakain na kami or what. Hinihintay ko lang si Milan. Inakausap niya kung pwede na ba kami pumunta ng Manali ngayon. Para hindi na kami mag-book ng hotel mamaya. Kasi sayang naman din ang bayad namin sa hotel. If pwede naman kaming mag-hotel na lang sa Manali, di ba? 8-9 hours din kasi ang biyahe doon. Sige na, bye-bye. Ay, nako. Para kami mga basang sisiyo. Naliligaw kami. Dahil kay Milan. Di ba, Milan? It's because of you, di ba? That's why we are here. Nag-book kami ng hotel. Pangit yung hotel, hindi niya nagustuhan. Ngayon, mag-book kami ulit ng bago. Inintay namin yung grab namin. Ayan na, nakaupo kami. Maarte kasi. Di pangit kasi yung hotel kaya mas maganda. Nag-book siya ng bago. Ayaw niya. Hindi daw ako magiging komportable dun sa hotel na nakita niya. Kaya pinalitan niya. Doble gastos. Pero para daw sa akin, walang problema. Di ba Milan? Nene Milan? Just for me. Everything is worth it. Right? No? Not even for you, this is worth it. Especially not for you. Edi, wow. Ganyan lang yan, pero sweet yan. Diba, Milan? Your seat, diba? Ingit ka, girl. Nakasakay na kami sa wakas after so long. Nakasakay na rin. Hello guys, nandito na kami ngayon sa hotel namin. Dito kami tumuloy sa Hotel Jayan. Dito, papakita ko sa'yo. Simple lang siya pero komportable ka na. Papakita ko, wait. Ayan siya. Pagkapasok mo, ito yung makikita mo. Key.
merong initan ng tubig, merong ganyan, merong bed, TV, aircon, electric fan, tapos may salamin dito, tapos may cupboard para sa lalagyan ng damit, may side table, at saka banyo. Nagsi-CR si Milan kaya hindi ko mapakita. Milan, how much is this room? 2,200 yata per night. Ang kwartong to. Ganda na siya, di ba? Pwede na. Ayan lang po. Salamat. Ito naman yung kung saan sila magdi-dinner or magla-lunch. Mamaya may complimentary dinner kami or breakfast. Kami yung pwedeng mamili. Maganda siya, di ba? Yan si Milan. Nilalock na niya yung pinto. Tapos meron dito. Magkatabi lang ng elevator. Kaya medyo convenient. Hi guys! Gusto ko lang magpasalamat kasi na-meet na natin yung 4,000 watch hours and yung 1,000 subscribers. Kaya thank you! Thank you po kahit walang kwenta yung mga videos ko. Walang intro, walang outro, tapos walang music. Hindi ba ako marunong mag-edit? Bibili ako ni Milan ng tripod, diba? You will buy me tripod. Are you seriously shooting me like this? Bibili mo ako ng tripod, di ba? Yes. For good quality, no? Yes. Bibili daw niya ako ng tripod para hindi magalaw, no? Tsaka yung microphone, no, be? No? No, baby? Ne? Bibili mo ako, di ba? Bibili daw niya ako, guys. Tapos gagamitin ko na yung laptop niya para maayos na yung mga content namin. Hindi na balahura. Seseryosohin na natin to. Right, Milan? We're gonna make it so serious, no? Uy, para kang ano naman dyan. Bakit ka nagkukul? Pinaayos niya kasi yung Google AdSense ko. Tignan mo naman. Hindi ko kasi alam paano yung... Ayopan it, finally, oh, see? Gagawin muna namin yung Google AdSense. Matagal-tagal yata yun. You should para have some time to think. Stop speaking. Loko? Talaga ba? Talaga ba? Sige, nagawin muna namin. Bye, guys. Uy, bye. Bye, car. Stop shooting me like that! Sexy mo kaya. Oh. Bye-bye. Milan, say bye na. Bye. Don't post this video. Don't post this. I will post this video. Good luck to you. Bye. Sige na. Hi, everyone. So, meron kaming complimentary food dito. Tignan nyo naman. Inip na siya. Kanina pa siya tumatawag. Ngayon lang dumating yung food namin. Di ba? You've been calling them for so long and the food just arrived. They only make hot food. They don't keep the food and then give you. When you order it, they make the hot food. But you ordered it 30 minutes ago, one hour ago. Yes, that's why they was cooking. That's what they are saying. I hope they did not put something. Uy, pero mainit. It's hot, no? Yes, that's why. I hope they did not put something in here just because we are nagging them. This is rice. Oh, ang daming rice. So many rice. I told you, I don't want to make that mistake again like you. Buying so many things, no? Tingnan yung medyo ko na nasisira na. What is this? Dal. I hope this is sag. Good sag. This is what it is. What is this? Potato, tomato, and... Ringer? And mix veg. Mixed vegetable. Ah, this is fine, no? Pure vegetarian. Pure Hindustani. Wait. Haruko. Nakain ako ngayon, oh. Gulay-gulay muna. Ganyan lang naman, Gika. Bakas. I don't want to get bashed. Is it like Gujarati food or not? No. Gujarati food is best. I don't want to get bashed that I'm eating the food with... I'm speaking while eating the food. Masarap. But mas masarap pa rin talaga yung Gujarati dal. Milan, the chapati is very thick, no? What is this one? Chapati also. This is chapati but this one is very thick. Nakakaumay. Kakambaran chili.
Masarap. Nakakain mo na kami. Bye-bye. Ito, yung pagkain ko. Chapati, tsaka gulay na maanghang. Tsaka rice na may dal, parang sabaw. Yung dal, parang sabaw sa kanila. Tapos may, ano, salad. Yung salad nila dito, cucumber tsaka onion. Tapos lalagyan nila ng chat masala or asin. Bye-bye, everyone. Don't shoot me. Hi, Milan. Masarap, be. Hindi. Hindi masarap. Say, hindi masarap. Hindi masarap. Bakit? You like Gujarati thali more? Mm-mm. Uy, sibuyas. Ayan, ganyan sila kumain. Good enough. Tapos, kukuha sila ng konting gulay. Tapos, isusubo. Ay, ang anghang naman. Grabe. Sige, nakakain mo na nga ako. Nahuhuli ako dahil sa pagbibidyo eh.